So, ano ang mga gamot sa ubo? Ito po ay depende sa klase ng ubo. The usual po is nagsisimula as dry cough. Ito yung makakati ang lalamunan. Kapag po makati yung lalamunan nyo, ang gagawin, uminom ng anti-allergies, anti-histamines. Ito po yung mga cetirizine, levocetirizine, loratadine, hydroxyzine, diphenhydramine, ebastine, ang dami pong klase. Merong fexofenadine. Mamimili lamang po kayo kasi may mga antihistamines, antikate na nakakaantok at hindi nakakaantok. Then you have to drink water pa rin. Kasi po pag nadadry na yung lalamunan natin, lalong mga ngate, lalo kayong uubuhin. Kapag po malamig ang temperature sa paligid, like naka-aircon kayo or nakatutok ang electric fan, alam nyo na talagang mauubo kayo. Then umiwas kayo sa malamig. Let's say nagtatrabaho kayo tapos hindi nyo makokontrol yung temperature ng aircon, then you have to drink warm water. Pwede pong maglagay ng scarf around your neck kasi nga para magkaroon ng warmness dun sa may area ng lalamunan, and then hindi na kayo magkukos para ubuhin pa. And then ano po mga gamot? Kapag dry cough po, we give dextromethorphan. Pwede kayong may lozenge niyan, meron din pong syrup, meron ding capsule form. Then kapag po dry pa rin, we could add guaifenesin. Dextromethorphan plus guaifenesin. Kapag may ubot sipon, actually there are some combinations na rin ng gamot na pang ubo sipon na may dextromethorphan, may phenylpropanolamine, may paracetamol ng kasama, may chlorpheniramine. Chlorpheniramine is anti- allergy or anti-kate, and then the paracetamol is for your headache because of the congestion ng sipon pati dito sa may pisngi. Kasama na rin kung may body pains, kasama na rin kung may lagnat, kasama na rin yun kasi may paracetamol. Kapag po ubo pa rin, we give mga mucolytics. Pinalalagnaw natin yung mga plemang yan na nasa upper respiratory. We are talking about upper respiratory tract infection, yung mas mataas from our lungs. We give ambroxol. Pag po ambroxol, 2 times a day po yan. Kay bata o matanda, may pang-pediatric po na tinatawag, which is the 15 milligrams per 5 ml, and sa adult naman is the 30 milligrams para maging twice a day. But if it is a adult na capsule, it is the 75 milligrams once a day naman po yon. We could also give some mucolytics like N-acetylcysteine. Ito po yung mga klase na nasa sachet o nasa tableta na tinutunaw sa tubig. Paano tutunawin? Half glass of water, tunawin nyo yung tablet or yung mucolytic, yung powder, and then inumin po. Kung may kidney disease, it's okay to take this N-acetylcysteine because it can also help to cleanse your kidneys. Yun po yung isang sinasabing effect of the N-acetylcysteine na gamot sa ubo. Pag sinabi ng doktora, bakit ganon? Lalo pong inubo. Actually, pag pumutok yung ubo mo, yun yung ina-achieve natin para kaya ka nga naggamot, ina-achieve para mas mabilis mong mailabas.